Magandang gabi. Ngayon ay June 28, 2022. Oras ay alas 7 ng gabi, Philippine time. So, matagal-tagal din ako hindi nag-upload ng YouTube, almost. Ang huling upload ko ata ay April. So, mga isang buwan kalahat yun ako hindi nag-upload. So, yun lang. Ako yung ano, nangamusta sa mga subscribers ko dyan na nasa 52 katao na sila. So, kamusta po kayo? Ako po si Renz. Yung nagdadarama sa YouTube kung ano-ano mga sinasabi, pero ayun naman ay mga totoo na totoo lang nangyayari sa akin na na nasasabi ko in video. So yun nga, ang content kong ito ano, wala lang, ay gusto ko lang magsalita, gusto ko lang magkwento sa mga bagay na nangyari sa akin. I'm okay naman. Sa katunayan, ano, tapos na ako mag-OJT. Natapos ako ng Friday. So, babalik ako sa Thursday para mag, ano, magpa-evaluate sa, ano, sa advice, sa, ano, supervisor. Kasama ko yung, kasamahan kong, ano, excuse me, kasamahan kong nag-OJT rin kaming dalawa. Sorry yan, gano'n nagpapaypay ako ngayon. Wala kami electric pan eh. Nagpapaypay ako. So, ayun nga. Balik kami ng Thursday. Sabi nila, balik kami mga bandang tanghali. Doon nga doon kami mag-lunch eh. So, babalik kami na. Sama ng klasiko. Tapos nun, sa malapit na rin namin ang ano? Ang aming excuse me. Malapit na rin yung ano namin. Depends. So, after ng depends, syempre magkaayos ng mga papeles. Ano? Para naman sa graduation. Ano? College. College na ako. Fourth year college na ako. Bachelor's degree. Course ko ay BSIT. So, after kong gumraduate, gusto kong mag-apply sa ano, sa siguro sa Manila. Yun ako mag excuse me, inubo na naman ako. Pinagkawisan ako eh. Hindi ako inubo. Sa Manila, nag-apply ako sa ano, sa call center, sa may ano ata, ang pangalan, sa Taguig. Hindi ko nasabihin yung pangalan. Ang ano nga lang sa kanila, ano, sabi ko, kung sabi nila sa akin, tatawagan nila ako until now, hindi pa natawag, inaantay ko na lang yung tawag nila sa akin. So, ayun nga. So, August graduation, so gusto ko, after ko graduation, mag-apply na ako. Trabaho. Then, dami ko pang ayusin mga papeles eh. Certificate ko, ayusin ko din yun. Gawa ka na may problema sa pangalan ko. So, ito, galing ako, excuse me. Galing ako ngayon sa, ano, pamamahayag, dito sa aming pamamahayag. Dumalo ako, tapos, kawin ko lang din. Hindi pa ako nagpapalit ng damit. Miyami siguro ang dapat ito. Gusto ko lang mag-vlog. Para a-upload ko din ngayon. So, ayun. So, ano mga nangyari sa akin? Madami. Yung mga bagay na ano, talagang pag-isasayan mo in the end. Diba? Kapag naano ka ng emosyon, masyado ka nagpadala sa emosyon, so, ang mangyayari talaga, maano ka.
parang tawag doon, yung kapag nadala ka sa emosyon, yung mawawala ka sa sarili. Then, after that happen, doon mo ma-realize na ano, ah, bakit mo nagawa yun? Mga ganun bagay-baga. So, ayun, yun ang sa mga pinag-isisihan ko yung nagawa ko na dahil sa emosyon, sa ano, parang tawag doon, parang yung ano, basta emosyon. So, yung nagawa kong bagay yon, yung nagawa kong bagay na yon, medyo noona, di ko pa iniiyakan. Tapos, kahapon lang, umiyak ako gawa nga. Naisip ko yung bagay na nagawa ko, yung na umalis ako ng hindi man lang nagpaalam na maayos. Ganun. So, iwan ko kung nakikinig kung diba, kung marinig man to ng taong yun. Umalis ako ng hindi man lang nagpaalam sa kanya, sa family. Ano. Kung humihingi ng paumanhin, na alam ko na ano, medyo ma siyempre iba nagalit sa akin, diba, galit yung panigurado, sana ano, mapatawad nila ko ano man ang naging pasya ko. Ay, alam ko naman darating din ang araw na ano, mapapatawad nila ko, diba, ang Diyos nga nagpapatawad, di tao pa kaya. So ang dalangin ko na lang na sana ano, lagi silang ingatan na sa buhay nila, huwag silang kubabayaan ng Diyos, na sana ano, bigyan pa sila ng mahabang buhay at lakas, ilalayo sa mga kapahamakan. Tapos yun pa ba, basta ano, huwag silang magkakasakit. Yan ang dalangin ko sa kanila, sana ano, ayun, makausap ko sila, and makausap ko sila soon, di man sa ngayon, di man bukas, di man sa isang buwan, alam ko, balang araw, makakausap ko sila, gusto ko personally, kaya ano, soon, sana, excuse me, makausap ko sila, basta, pinag-isihan ko yung nagawa kong araw na yun, yung ano, araw yun. June 24, Friday ng gabi, nagawa ko yung umalsok sa family sa Eastern Lake. Medyo ano nga, medyo parang ano, halo-halong emosyon nang nangyari sa akin. Tapos ayun, wala na akong alam after that happened. Medyo ano, nalungkot ako nung kinabukasan, kasi nga umalis ako nang hindi man lang nagpaalam sa owner. Ang ginawa ko lang ano, nagchat lang ako sa GC, then I left, then ano, eh medyo pinagsisihan ko yung ginawa ko yan, kasi nagmamahal ako sa family yun. Tapos kasi sa loob ng 3 buwan, nakilala ko sila. Nalari ko sila bilang pamilya. Lalo na kala sila tatay. Kaya, medyo nalungkot ako. Hanggang ngayon, nalungkot pa rin ako. Kasi, iniisip ko sila. Yung, akala ko din ako iiyak. Kasi, tapos na akala ko, ang hirap lang mag-move on. Kasi tinuloy sa lang pamilya. Hanggang ngayon, di pa ako nag-aan. May message. Kasi, pag nag-message ako, baka mamaya. Hindi na, iwan ko kung mababasa pa yun. Hindi ko alam, baka nakablock na ako sa Star Maker sa kanila. Hindi ko nga alam. Sa pamilya niya. Sana
Narinig nila ito mga araw. Talagang kinagisisihan ko yung mga araw. Hindi ko nga alam if ever na ano nangyari. Kakausapin pa ba nila ako? Kung hindi na parang ano, kasamain loob. Kasi nga hindi ako nagpaalam ng mga araw. Nila, nadala ko sa emosyon. Yun nga. Medyo malungkot ako hanggang ngayon. 24, 25, 26, 27. Medyo apat na araw na, pero yung sakit na sakit pa rin. Hindi ko alam. Medyo. Hanggang ngayon, hindi ako nagbubukas ng star maker ko. Ang huling bukas ko ata, nung isang araw. Yun, kasi ano, gusto ko nga pumasok ng live. Nag-live siya noon. Gusto kong pumasok. Kaso, natatakot ako. Baka mamaya, black ako. Kaya hindi ko napasok ng live. Natatakot ako. Gusto kong mag-sorry. Kaso, hindi ko magawa. Gusto ko mag-sorry sa owner na. Drama ko na naman. First time ko magbablog katapos inayak ako. Wow. Gusto ko mag-sorry. Hindi ko alam paano ko gagawin. Paano ko sisimulan. Siguro masama loob sa akin. Alam ko masama loob na ako. No? Oras 7:12 na. Sana yung owner net ng family ko nung hana mapanood niyo. Hindi ako sorry sa akin. Sorry. Iwan ko lang kung mapapanood niya. Busy yun eh. So yun lang, nilabas ko lang sa mga, nilabas ko lang yung ano, yung nararamdaman ko. Kasi hindi ko malabas-labas eh. Wala akong pagsabihan. Sana makalating siya sa kanya. Bye-bye, yun lang. Bye-bye na. Salamat po. Eh, ingat po kayo ingat po kayo lagi, ha? Ingat po kayo. Bye-bye po. Alam ko paano ko ito masese. Thank you.